Again, happy anniversary po sa bawat isa sa atin. Tingnan nyo nga po ang inyong mga katabi. Ayan. Gusto na ba kayong kainin? Mga gutom na ba? Huwag kayong mag-alala. May pagkain naman po. Huwag kayong mag-alala. Pero sa ngayon ay kakain muna tayo ng pagkain espiritual. Kakain muna tayo ng pagkain na inihanda ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Tunay nga na man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Kaya handa na po ba kayo sa salita ng Panginoon? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Anyayahan ko po kayo. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, buksan niyo po ang inyong mga Bible from Isaiah chapter 60 verses 1 and 2. At babasahin po natin ng sama-sama ito pong atin pong passage sa araw na ito. Sa Tagalog at saka sa Ingles. At kung nandiyan na po kayo, anyayahan ko po uli kayo na magsitayo. Isaiah chapter 60 verses 1 and 2. At sabay-sabay po nating basahin. Okay, ready na po? Amen. Basahin po natin. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaniningan ni Yahweh. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kaniningan. Basahin din po natin sa NIV. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Purihin ang ating Panginoon. Lord, salamat po. Salamat na ikaw po ay Diyos na maluwalhati at Diyos na hindi maramot, na ipagkaloob sa amin ang iyong kaluwalhatian, na maranasan namin ang iyong kaluwalhatian. Ngunit sa oras po ito, Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong kaluwalhatian, dalangin po namin, O God, hayaan mo, O Diyos, na sa pangungunan ng iyong banal na Espiritu, maunawaan namin ano ba ang dapat namin gawin, O God, sa kaluwalhatiang ito na taglay namin. Hayaan mo, O Diyos, na sa panahon na ang iyong mga anak ay nakikinig ng iyong salita, ihanda mong mabuti ang kanilang mga puso, O Diyos, at hayaan mo na ang iyong banal na salita, O God, ang magbigay ng kaaliwan sa bawat isa, Panginoon, habang nakikinig at ang iyong salita, Panginoon, ay nilalayong ipamuhay sapagkat ito, Panginoon, ang tunay na pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi lamang mapakinggan, kundi maipamuhay ang iyong salita. Kaya sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian, in Jesus' mighty name, amen. Makakaupo na po kayo uli. Salamat po sa Panginoon. Ganun talaga sa gawain ng Diyos. Upo, tayo. Upo, tayo. O minsan naman, palakpak. Di ba? Minsan, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? So, palakpak. So, ganyan po. Kasi ang mga anak ng Diyos, mga masunurin. Pag sinabing tayo, tayo. Pag sinabing upo, upo. Amen po ba? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ang ating pong passage na ating pong binasa, yan po yung ating tema ngayong anibersaryong ito. At ang ating tema nga po is God's glory in us. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa atin. Kaya kung titingnan niyo po ang inyong mga katabi, maaari ang katabi niyo ay bata o babae o lalaki, ano man ang katayuan ng bawat isa sa atin na naririto ngayon na tinawag ng Panginoon, hindi tayo ordinaryo na mga tao. Bakit? Sapagkat ang sabi nga po ng ating binasang bahagi ng banal na kasulatan, ang kaluwalhatian ng Diyos ay suma sa atin. Amen po ba? Ngayon, ang tanong, kung ano bang ibig sabihin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay suma sa atin? Ito po yung ating pag-aaralan. At dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ito pong passage na ito actually ay patungkol po ito sa future glory ng Jerusalem. Sapagkat alam naman po natin na ang Jerusalem ay sa kanyang kalagayan ay nabubuhay siya, nasa kadiliman siya dahil sa pagtalikot sa Diyos, bagamat siya ay bayan ng Diyos, pero hindi siya nabubuhay ayon sa disenyo ng Diyos sa kanya. Kaya anong nangyari? Ang Israel ay nasadlak sa
sa dusa, nasadlak sa kasamaan, kasalanan. At dahil dito, ang kanilang buhay ay hindi na nagtataglay ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi na nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang buhay. Bagamat sila po talaga ay bayan ng Diyos. At bilang bayan ng Diyos, dapat sila ang nagdadala ng kaluwalhatian ng Diyos. Pero nakalulungkot, hindi po ganon ang nangyari. Pero ito pong, bagamat itong passage na ito ay para po sa mga Hudyo, pero actually ito rin po ay para sa atin na iglesia ng Panginoon. Sapagkat ang Jerusalem po, ito po yung tinatawag na Zion. Nandun po yung Zion. At anong Zion? Ang Zion ay the mountain of God. Holy mountain of God. At alam din naman natin na ang Jerusalem, yun ang seat ng church. Yun yung pinaka-pundasyon ng church. Kaya kung ang kaluwalhatian ng Diyos ay nandoon sa Jerusalem, nasa mga Hudyo na sumusunod sa kanya, ngunit ito ay nawala, pero ang ating pasalamat sa Panginoon, ang glory na ito, tayo na tinawag ng Panginoon, tayo na kanyang iglesia sa ating panahon ngayon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang kaluwalhatiang ito ay ibinigay ng Diyos sa church. Hindi lamang ang kaluwalhatian ay para lang sa mga Hudyo. Ang kaluwalhatiang ito ay ibinigay din ng Diyos para sa atin na mga nananampalataya sa Panginoon. Bagamat tayo'y mga hintil, pero ipinagkaloob din sa atin ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Amen? Palampakan po natin ang Panginoon. Bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay taglay ang kaluwalhatian ng Diyos. The glory of God in us. At napakagandang katotohanan po ito. Ibig sabihin po niyan, tayo, bagamat mga makasalanan sa paningin ng Diyos, sa kabila ng iyon ang kalagayan natin, pinili pa rin tayo ng Diyos na ang kanyang kaluwalhatian ay kanyang panatilihin sa atin. Ano ba ang glory of God? Pag sinabi po natin glory of God, ang simpleng meaning nito is the manifested presence of God. Pag sinabing kaluwalhatian ng Diyos, ang ibig sabihin nito ay yung presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Or to be specific, ang ibig sabihin din po nito is the glory of God is the holiness of God made manifest. Alam naman natin na ang Diyos ay banal, kaya kapag siya'y sumasama sa atin, hindi lang ordinaryo ang kasama natin. Ang kasama natin ay dakilang Diyos. Ang kasama natin ay banal na Diyos. Ang nasa presensya natin ay banal at makapangyarihang Diyos. Pero nais ng Diyos na ito na ang kanyang presensya ay iparanas sa atin. Kaya nga sabi po ng Isaiah chapter 6 verse 3, "And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory." Sino itong Diyos na sinasabi ni Isaiah? Anong kalagayan niya? Anong katangian niya? Our God, who is a glorious God, is a holy God. At ang sabi din po, alam natin, sa Biblia, tinuturo, walang sino man na pwedeng makakita sa Diyos. Kasi ang sino man makakita sa Diyos, ano po mangyayari? Mamamatay. Pero tingnan niyo po ang kabutihan ng Diyos. Bagamat hindi natin siya pwedeng makita ng mukhaan, pinipili pa rin niya na samahan tayo ng kanyang presensya. Kaya, noong ang Panginoon po ay, pagka gusto niya pong tagpuin ang kanyang bayan, naghahanap po siya ng dwelling place, naghahanap po siya ng lugar na kung saan pwede niyang tagpuin ang kanyang bayan. At sa Lumang Tipan, ang lugar na kung saan tinatagpo ng Diyos ang kanyang bayan ay yung tabernacle. Yung templo. At naroroon, kumikilos ang presensya ng Panginoon, nahahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang sabi po ng Exodo chapter 40 verse 34 hanggang 35, "Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ni Yahweh." So naroroon ang presence ng Diyos.
Hindi mukhaan, pero nandun ang kanyang presensya, yung kanyang kaluwalhatian. Sabi sa NIV, then the cloud covered the tent of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle. So, nais ng Panginoon na katagpuin natin siya. At doon sa kanyang pakikipagtagpo sa atin, andun ang kanyang presensya na maluwalhati na ipinaparanas niya sa atin. Now, sabi po dito sa Exodus chapter 40, Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled upon it and the glory of the Lord filled the tabernacle. Pag tingnan po natin sa Tagalog, itong Exodus chapter 40, binabanggit po yung kaningningan at saka kaluwalhatian. Now, pag sinabi po yung kaningningan at saka kaluwalhatian, the same po ang meaning. Pareho din po yan na glory of God. At ang kaningningan na ito na pinaparanas ng Panginoon, naranasan po ito ni Pedro. Tingnan po natin kung ano po yung naging experience ni Peter nung maranasan po niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sa Matthew chapter 17, alam po natin ang tagpong ito. Ito po ay yung nasa Mount of Transfiguration. Si Peter kasama po si James and John. At nagbagong anyo ang Panginoon. Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. So nakita ni Pedro ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Peter was so enthralled by that experience of the Lord's glory na nagdesisyon siya na kung pwede, wag na silang umalis doon. Kaya sabi niya, Panginoon, kung mabuti, dumito na lamang tayo. Magtatayo ako ng tatlong kubol. So, dahil doon sa karanasan ni Pedro sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, nagpasya siya na huwag na silang umalis doon sa lugar na yon. Bakit? Kasi nga po, pagka naranasan natin ang presensya ng Panginoon, parang ayaw na natin itong matapos. At yun yung naranasan po ni Pedro nung pagkakataon na yon. Ayaw na niyang matapos, kaya ayaw na niyang umalis doon sa Mountain of Transfiguration. Si Stephen din po, o si Esteban, yung unang martyr ng early church, sa Gawa chapter 7, verses 54 hanggang 58, meron din po siyang karanasan nung makita niya ang kaluwalhatian at kaningningin ng Diyos. Ano po ang kanya naging karanasan? Nasabi po dito sa Gawa chapter 7, verses 54 hanggang 58, nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, pagkatapos ni Esteban ng mangaral at ipaunawa sa mga hintil o sa mga Hudyo na sila ang dahilan kung bakit si Kristo ay napako sa krus. At itong mga taong ito, itong mga Hudyong ito, sabi nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at ano nakita niya? Nakita niya ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan at sabi niya, nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Doon sa kalagitnaan ng pangyayari na ito, si Esteban pinipersecute ng mga Hudyo. Doon sa pagkakataon na yon ay tumingala siya at nakita niya ang kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos at naroroon ang ating Panginoong Jesus sa kanan ng ating Diyos. At ang sabi po dito sa verse 58, kinalagkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. Pero ang tanong, ano ang naging karanasan? Ano ang naging epekto? Ano ang naging resulta ng kaluwalhati? Anong makita ni Esteban yung kaluwalhatian ng Diyos? Ang sabi po, nung siya po ay kinalagkad, binato, wala po siyang ginawa. Hindi po niya ginantihan. Kumbaga, habang ginagawa ito sa kanya, sa physical realm, yung pahirap na ginagawa sa kanya in the physical, parang hindi niya nararamdaman kasi ang nakikita niya ay yung kaluwalhatian. Parang nababaliwala yung hirap na nararanasan niya dahil ang nakikita niya ay yung kaluwalhatian na inihahanda ng Diyos para sa kanya.
Na alam niya isang araw ay mararanasan niya ng lubos sa piling ng ating Diyos. In fact, doon sa pagkakataon na yon, nakita natin ay nagpasya na si Esteban. Ano po ang kanyang ginawa? He committed himself to the Lord and he even prayed, Panginoon, huwag mo nang ituring na kasalanan nila ang ginawa nilang ito sa akin. Dahil nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon, yung kaluwalhatian na yon ang nagbigay sa kanya ng kakayahan para tiisin yung hirap na nararanasan niya dahil sa pagsunod sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, kapag ka ang kaluwalhatian ng Diyos ang ating nakikita, ang mga nangyayari sa ating buhay habang sumusunod tayo sa Panginoon, hindi maitutumbas ng kaluwalhati ang inihanda ng Panginoon para sa bawat isa sa atin na naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Yan po sabi ni Saul sa Romans chapter 8 verse 18. Walang maitutumbas, hindi maikukumpara itong panandaliang hirap, kapighatian na nararanasan natin sa kaluwalhati ang inihanda ng Diyos. Kaya si Esteban, nung makita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, aba, hindi pa niya oras, pero sabi niya, Lord, bahala ka na sa akin. Binibigay ko na sa iyo ang aking espiritu. Amen po ba? Naging excited na po siya na katagpuin na ang kanyang manglilikha. Amen? Yan po ang glory ng Lord. Yan po ang nagagawa kapag nakatingin tayo doon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nababago yung ating sitwasyon, yung ating pananaw, at nagkakaroon tayo ng karagdagang lakas at katatagan dahil yung kaluwalhatian ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng katatagan. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, bagamat itong si Pedro at saka si Stephen ay nakita, naranasan ang kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, tayo mga mananampalataya, tayo na kabilang sa iglesia ng Panginoon, ano po ang kalagayan natin? We are bearers of God's glory. Tayo nakabilang sa iglesia ng Panginoon, tayo po ay tagapagdala ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kung nung lumang tipan, tumatahan ang Diyos sa tabernakulo, ngunit ngayong bagong tipan, pinili ng Diyos na tumahan sa bawat isang nananalig sa Kanya. Hindi na sa templo nananahan ang Panginoon, kundi nananahan na siya sa Kanyang mga hinirang, sa mga anak niya na tinawag niya. At tayo po yun na mga mananampalataya sa bagong tipan. Amen po ba? Ano po sabi ng 1 Corinto chapter 3 verse 16? Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? So hindi na sa templo lamang noon tumatahan ang ating Panginoon. Ngayon, tayo na po ang banal na tahanan ng Diyos. Tayo na ang banal na templo ng Diyos. And God made His dwelling in us. Lahat ng nananalig kay Kristo, lahat ng ipinanganak na muli, ay binigyan ng Espiritu ng Diyos at tumatahan sa atin ng Diyos sapagkat tayo na ang banal na tahanan ng Diyos. At dahil ang Diyos ay maluwalhati at ang tinatahanan niya tayo, bagamat tayo marumi, ano po ang imamanifest ng tinatahanan ng Panginoon? Kung ang Panginoon na banal ay tumahan sa atin, ano na po ang kalagayan natin bilang mga sumasampalataya sa Panginoon? Hindi tayo banal, pero ang sabi ng banal na kasulatan, tayo'y binanal dahil kay Kristo. Kaya ang kabanalan ng Panginoon ang nasa atin, ang kaluwalhatian ng Panginoon ang nasa atin. Ang ating buhay ay lugar upang ang kaluwalhatian ng Diyos ay magmanifest. Kaya pag tiningnan niyo ang inyong mga katabi, mga kapatid sa Panginoon, huwag niyo pong memenosin yan. Sapagkat yung katabi mo na yan, taglay niya ng kaluwalhatian ng ating Diyos. Amen? Bawat isa sa atin, sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Ibig sabihin, wala tayong karapatan para maliitin ang sinuman. Kasi bawat isa po ay may kaluwalhatian ng Diyos. Kasi pag minaliit natin yan, parang minamaliit natin ang Diyos na nasa Kanya. Amen po ba? God's glory in us. Kaya dito po sa ating passage, sabi sa Isaiah chapter 60, yung King James Version ay ganito po ang pagkasabi, Arise, shine, for thy light has come,
And the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen. NIV ang sabi, shall appear over you. Pero dito po sa King James Version ang sinasabi, shall be seen upon thee. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita sa atin na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya yun po yung ating sasagutin. Nakikita nga ba talaga ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Yun yung malaking tanong. Kung ang Panginoon ibinigay ang kanyang kaluwalhatian sa atin, ano yung ating responsibility? Ano yung ating dapat gawin sa kaluwalhatian ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Tatlong bagay po. Ito po ay puro R, kaya madali pong tandaan. So if we have the glory of God in us, what does God expect from us? Kung ibinigay ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa iyo, kahit hindi ka karapat-dapat, pero dahil ikaw ay nanalig sa kanya, tinanggap mo ang kanyang kaluwalhatian, ano naman ang gagawin mo sa kaluwalhatian ang tinanggap mo mula sa Diyos? Tatlong arang. Una po ay, if you have God's glory in you, rise up in God's glory. Ano po ang ibig sabihin ito? Ano ibig sabihin ng rise up? Kasi sabi dyan sa verse, arise, shine. Bumangon ka, magliwanag ka, magbangon, sa ibang salin, sumilang. Ang ibig sabihin po dito mga kapatid na arise, magbangon. Pag sinabi po magbangon, kumpara sa, ang magbangon po ay para sa liwanag, at samantalang yung walang ginagawa ay sa kadiliman naman. Kaya ang ibig sabihin po nito, rise up in God's glory is live the life of darkness and shame in your life. Kumbaga, hindi yan ang buhay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Hindi ang buhay ng kadustaan, hindi ang buhay ng kasamaan, hindi ang buhay ng kahihiyan ang inihanda ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya inuutusan tayo ng Diyos, arise, shine, for your light has come. Dahil dumating na ang liwanag ng Diyos sa bawat isa sa atin at nakita na natin ang kaibahan ng buhay sa kadiliman at sa kaliwanagan. Bakit ka pa magtsatsaga sa kadiliman kung mas maganda ang buhay na nasa kaliwanagan? Kaya kung naunawaan mo na ang buhay na nasa liwanag dahil tinanggap mo ang liwanag ng Panginoon, live that life of darkness and shame at mamuhay ka sa liwanag kasama ang kaluwalhatian ng Panginoon. So rise up in God's glory. At ang mga Israelita po, they realize their mistakes. Nakita po nila, kaya pala hindi sinasagot ng Diyos ang kanilang panalangin dahil sila nga po'y namumuhay sa kasamaan. At makikita po natin yan sa preceding chapter. Ang chapter 59, ipinakita po dito yung dating kalagayan ng mga Hudyo. Mula po sa verses 1 hanggang 8, makikita natin yung description ng kanilang marumbing buhay, buhay na nasa kadiliman at kasamaan. At ang sabi po ng Isaiah 59:1, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. Ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi, siya ay laging malakas upang tulungan ka. Totoo po ba yun? Totoo po ito. Pero ano ang sabi ng verse 2? Kaya hindi ito nangyayari. Ang Diyos ay laging handang tumulong. Pero bakit hindi tinutulungan ng Diyos ang Israel? Bakit hindi tinutulungan ng Diyos ang mga tao? Hindi dahil sa ayaw tumulong ng Diyos. Ang dahilan, dahil ang tao na namumuhay sa kasamaan, ito ang nagiging hadlang upang ang mukha ng Diyos ay kanilang makita at maranasan. Amen po ba? Kaya sabi po sa verse 2, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Kung hindi man dinirinig ng Diyos ang ating mga dasal, hindi dahil sa ayaw niyang dinggin ito. Ang dahilan, katulad ng kalagayan ng mga Israelita, yung kanilang kasamaan at kasalanan. At kung titingnan niyo po yung verses 3 hanggang 7, ipinakita dito yung lahat ng parte ng kanilang katawan na kasangkapan ng kanilang kasamaan. Verse 3 ang sabi, for your hands
are stained with blood, murder, fingers with guilt. Your lips have spoken lies, and your tongue. So halos lahat ng bahagi ng kanilang katawan, in-identify dito, in-specify. Ano pa po ang sabi? No one calls for justice sa verse 4, verse 5, and verse 6. Verse 7, ang sabi po, verse 6, again, part ng kanilang katawan, their cobwebs are useless for clothing. They cannot cover themselves with what they make. Their deeds are evil deeds, and acts of violence are in their hands. Their feet rush into sin. Their thoughts are evil thoughts. So, lahat halos ng parte ng katawan ng tao, dinescribe para sa mga Hudyo. Dahil sa kanilang kasamaan, ito ang dahilan kung bakit hindi dinirinig ng Diyos ang kanilang panalangin. Ngunit ang maganda, mga kapatid, sa Panginoon, sa bahaging ito ng banal na kasulatan, sa chapter 59 din, verses 9 and 10, they realize their wickedness at dahil dito, dumating sa kanila ang liwanag. Ganon din ang nangyari sa atin, bawat isa sa atin. Nung tayo namumuhay sa kasamaan, lahat ng ginagawa natin parang hindi natin maintindihan, parang pagsasayang, walang nangyayari sa buhay natin, magulo ang pamilya, walang pinatutunguhan yung ating buhay. Meron kang mga tinatangkilik pero hindi ka masaya, parang may kulang. Pero nung ma-realize mo na ang buhay mo hiwalay sa Panginoon, ay walang saysay, at nung magsisi ka at tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, ano nangyari? Doon mo nakikita na ang Panginoon ang tunay na kulang sa buhay mo. Siya ang susi ng lahat ng pagpapala sa buhay mo. Ganon din ang na-realize ng mga Israelita. Sabi dito sa Isaiah chapter 59, verse 9 and 10, sinabi ng mga tao, alam na namin ngayon kung bakit di kami iniligtas ng Diyos sa mga nagpahirap sa amin. Hinangad namin ang liwanag, ngunit sa dilim din nasadlak. So na-realize nila, alam na namin ngayon, naunawaan na nila kung bakit ganito ang kanilang buhay, kung bakit hindi nila nararanasan ang kilos ng Diyos, kung bakit tawag sila ng tawag sa Panginoon pero hindi sila sinasamahan ng Diyos. Have you experienced that in your lives? Na minsan parang meron kang gustong mangyari, hindi nangyayari. Bakit? Kasi namumuhay ka sa kasamaan, malayo ka sa kalooban ng Panginoon. Pero nung ma-realize mo, Panginoon, mula ngayon, kalooban mo na ang susundin ko. Isang iglap, makikita mo biglang nagparanas ang Panginoon sa iyo, nagpakilala ang Panginoon sa iyo. Ganun ang naranasan itong mga Israelita. Kaya nung ma-realize nila ito, anong ginawa ng Diyos? Ito ang pangako ng Panginoon sa kanila, Isaiah 59, 20 and 21. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Jerusalem upang ipagtanggol at iligtas ang lahat na nagsisisi at tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Ito ang aking tipan sa inyo. Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga turo upang sumain nyo magpakilanman. Mula ngayon ay susundin ninyo ako at ituturo ninyo sa lahat ng salin ng inyong lahi na sila'y sumunod sa akin. Dahil doon sa ginawa nila, nagkaroon ng pangako ang Panginoon. At ito ang gagawin ng Panginoon, mula ngayon ay susundin ninyo ako. At pagkatapos po ng verse na ito ay yung chapter 60 ng Isaiah na po. At ito na nga po ang sabi ng propeta sa pamamagitan, sabi ng Diyos sa pamamagitan ni propeta Isaiah, arise shine for your light has come. Ngayon, pwede ka nang bumangon sapagkat nagtitiwala ka na sa akin. Ibinibigay ko ang aking liwanag sa iyo at magliwanag ka dahil hindi ka dyan sa kadustaan, hindi ka dyan sa kahirapan, hindi ka dyan sa kasamaan. Bumangon ka, ikaw ay aking anak, taglay mo ang aking kaluwalhatian. Magliwanag ka, hindi ka para sa kadiliman ng sanglibutan. Umalis ka dyan, hindi ka para dyan. Ikaw ay para sa akin sapagkat ikaw ay aking minamahal. Rise up in God's glory. Kung alam mo na ang Diyos ay nasa sayo, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa sayo, talikuran mo na ang gawa ng kasamaan. Hindi ka para dyan. Walang kaluwalhatian sa kasamaan at kamunduhan. Walang kaluwalhatian sa kayamanang ginagawa dahil sa kasamaan. Walang kaluwalhatian dyan. Pero yung trabaho na malinis mong ginagawa, maliit ang kita, may kaluwalhatian dyan. Amen po ba? Kahit na ikaw ay nagtitiis sa maliit na kita pero matuwid, there is glory in that. At huwag mo ikahiya yun. Huwag mo ikahiya ang trabaho mo kahit maliit ang kita.
Kung ginagawa mo yan para sa Panginoon, God is being glorified. So rise up in God's glory. Ang ibig sabihin po dito, parang sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita, hindi yan ang buhay na inihanda ko sa inyo. Hindi kita tinawag para sa kadiliman. Parang sinasabi ng Panginoon, live up to your full potential. At ang potential mo ay taglayin ang kaluwalhatian na ibinigay ko sa iyo. Amen po ba? Church, taglay natin ang kaluwalhatian ng Diyos. And we can rise up in God's glory. Kahit na nahihirapan tayo sa paglilingkod, kahit na nahihirapan tayo na minsan itatrabaho mo lang, ipaglilingkod mo pa sa Panginoon, there's glory in that. Mabuti po yan. Bakit? Sapagkat kalooban ng Diyos ang iyong ginagawa. Hindi ka talunan kung ikaw ay nasa Panginoon. At kung ikaw man ay bumagsak sa kasalanan, do not let your failures define your life. Yes, hindi pa po tayo perfecto, nagkakamali pa din tayo. Pero ang mahalaga, may pinagsisimula na tayong kaluwalhatian ng Diyos na nanasa sa atin. Amen po ba? Kesa yung lagi na lang tayong bagsak, wala tayo, hindi natin malaman kung may pag-asa ba tayo. Kung tayo ay nasa Panginoon, we can rise up in God's glory. We can fulfill God's designed purpose in our lives. Ano sabi po ng 1 Pedro chapter 2 verse 9? Datapot kayo isang lahing inirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito po ang istorya nating lahat, mga kapatid. Lahat tayo galing sa kadiliman. Pero dahil tinawag tayo ng Panginoon, hinango tayo ng Diyos, dahil hindi talaga yan ang buhay natin. Hindi tayo para sa kadiliman. Hindi tayo para sa kapahamakan. So ano ginawa ng Panginoon? God called us from out of darkness. Saan niya tayo dinala? Into His marvelous light. Light. Amen po ba? You are a chosen people. Pinili kayo ng Diyos. So yan po ang kalagayan natin. Nang ibig sabihin, kung ang kaluwalhatian ng Diyos ay taglay mo, paglingkuran mo ang Diyos sa buhay na mayroon ka. Dahil kapag ka hindi mo binibigay ang iyong buhay sa Diyos, may ibang gagamit dyan. At dalawa lang naman yan. It's either you are for God or you are not for God. Kaya kapag ka hindi mo pinapagamit ang buhay mo, tingnan mo kung ano nangyayari sa buhay mo. May nanggugulo, may naninira. Hindi mo malaman, ano ba nangyayari sa buhay ko? Pag hindi ka lubos na nagpapasakop sa Panginoon, may makikialam ng buhay mo at hindi lang basta pakikialaman ng buhay mo, guguluhin niya ng buhay mo. Pero kapag ka ang buhay mo, ibinigay mo sa Panginoon, isinunod mo sa Panginoon, makikita mo, He is our good shepherd. Amen po ba? At mabuti ang magdepende sa mabuting pastol sapagkat inaakay niya tayo sa mainam na pastulan at dinadala niya tayo sa mainam na batisan. Hindi ka pababayaan ng Diyos, dadalhin ka niya sa matuwid na pamumuhay. Pero pag hindi mo ibinigay ang buhay mo sa Panginoon, mananatili ka sa kadiliman. Kaya sabi ng Panginoon sa Israel, arise, shine, for your light has come. Rise up in God's glory. Kung ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa iyo, itayo mo ang kaluwalhatian na yan. Umalis ka, umalis ka na sa kadiliman dahil hindi yan ang buhay na para sa iyo. Kaya tinawag tayo ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Para saan? Para maglingkod sa Kanya. Ang sabi po ng Pahayag chapter 1 verse 6, ginawa niya tayong isang liping maharlika. Hindi tayo liping maharlika, pero ginawa ito ng Diyos para sa atin. Hindi tayo kabilang sa mga libita para maglingkod. Kasi noon, ang mga libita lang ang pwede maglingkod sa temple. Pero ang sino man na nananalig kay Kristo, pwede na maglingkod kahit anong lipi pang pinanggalingan mo. Bakit? For God has made us to be a kingdom of priests. Para saan? Bakit tayo mga priests? To serve God, our Father. So ang bawat isa sa atin, bilang mga priests, nagsiserve sa temple. Holy temple. Wala na ngayon ang temple. Ang church na. Nakinikilusa ng Diyos. Kaya nandito tayo lahat naglilingkod para sa Panginoon. So the first thing that you need to do
kung alam mo na ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa iyo, rise up in God's glory. Amen? Bumangon ka, tumayo ka, taglay ang kaluwalhatian ng Diyos at talikuran mo na ang mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Number two, reflect God's glory in you. Sabi po ng ating passage, bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Ang Israel po, wala po siyang sariling liwanag na maibibigay para siya ay magliwanag. Wala po. Sapagkat wala po siyang liwanag sa kanyang sarili. Yung liwanag na tinanggap niya mula sa Panginoon, yun ang pwede niyang ibigay. Kaya ano sabi ng Panginoon? Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag ka tulad ng araw. Bakit? Bakit ka magliliwanag? Kasi nililiwanagan ka ng kaningningan ni Yahweh. Because of the glory of God in us. That glory in us, ano gagawin natin? Yung glory na yan, dapat i-reflect natin. Sapagkat ang kaluwalhatian ang nasa atin, ano ang reflection na lalabas? Kaluwalhatian. Hindi naman pwedeng kabanalan ang binigay ng Diyos sa atin, ang reflection ng buhay natin ay kamunduhan. Kaya nga, huwag kang umayon sa mundo, takbo ng mundong ito. Kasi hindi ka na para dyan. Amen po ba? Kaya taglay natin ang kaluwalhatian ng Diyos para lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Ang mga taong lumalakad sa sanglibutan hindi makalalakad sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ang lahat ng nananalig kay Kristo na taglay ang kaluwalhatian ng Diyos, siya ang makalalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya reflect God's glory in you. Tayo bilang church, bilang mga anak ng Diyos, wala din tayong liwanag na pwedeng ibigay sa sanglibutan ito mula sa ating mga sarili. Ang pwede lang nating maibigay na liwanag ay yung liwanag na tinanggap natin mula sa liwanag ng sanglibutan ito. Sa tunay na ilaw ng sanglibutan ito. Sino ba ang ilaw ng sanglibutan ito? Ang ating Panginoon. Pero sabi ng banal na kasulatan, maging ilaw at asin kayo ng sanglibutan. The Lord is the light of this world, pero pwede tayong maging liwanag sa sanglibutan ito. Yung tinanggap nating liwanag mula sa Panginoon, let's bring it to life. Magliwanag po tayo, taglay ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. At bilang mga nagtataglay ng kaluwalhatian ng Panginoon, ang tawag po sa atin ng banal na kasulatan ay mga naalisan ng talukbong. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, "And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit." At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng Kanyang kaningningan. Tayo na nakatagpo ang Panginoon. Sapagkat kapag ka ang Panginoon ang nakilala mo sa iyong buhay, ang Kanyang kaluwalhatian ang dumadating sa iyo. Okay, so siguro yung dun sa part po ng ano, punta na tayo doon sa last part ng second point. Punta po tayo doon sa God's glory. Kapag ka nasa atin na kaluwalhatian ng Panginoon, ang pangalawa po na dapat nating nagawin natin, nataglay natin ang kaluwalhatian ng Panginoon is to reflect God's glory in us. At anong ibig sabihin nito? Bilang tayo ng mga anak ng Diyos, tayo po ay nire-reflect natin ang ating Ama. Kung ano ang anak, yun ang, kung ano ang Ama, yun ang anak. At tayo po na taglay natin ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nais ng Diyos na tayo ang maging reflection ng Kanyang kaluwalhatian. Alam natin, even ang Panginoon nung siya'y nandito, ang reflection ng ating Diyos Ama ay nakita, o yung kaluwalhatian ng ating Diyos Ama ay nakita sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, daladala ng Panginoon ang kaluwalhatian ito. Sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 3, "The Lord," sabi, "the Son is the radiance of God's glory," ayon sa NIV, sa Hebreo, sa Mabuting Balita, "ang anak ang maningning na sinag ng Diyos."
sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. So ibig sabihin po, nung ang Panginoon ay nandito at ipinapakilala niya, hindi natin nakilala ang Diyos, walang sino man nakakita sa Diyos. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus, ipinakilala niya sa atin kung sino ang Diyos. At ang Panginoong Jesus, ang sabi, ang maningning na sinag ng Diyos. Kaya ang sino mang nakakita sa Panginoon, parang nakita na rin ang Diyos. Sapagkat inilalarawan ng Panginoon ang ating Diyos. Sa NIV, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Kumbaga, kung gusto nating malaman, makilala ang Diyos, si Jesus ang ating puntahan. Sapagkat si Jesus, siya po ang representation ng ating Diyos Ama. Kaya, ano po ang kalagayan natin kung taglay natin ang kaluwalhatiang ito ng ating Panginoon? Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 3, verse 3, dapat po, kung ang kaluwalhatian ng Diyos na taglay natin, dahil nasa atin na kaluwalhatian ng Diyos at inire-reflect natin ito, ano kailangan natin gawin sa ating buhay? Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 3, verse 3, kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin. Ito'y nasusulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng tao. So, tayo nagre-reflect ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi po ni Apostle Paul sa kanyang mga sinusulatan sa mga taga-Korinto na katulad nating mga mananampalataya, ang sabi, kayo ang maliwanag na sulat. Living epistle. Kayo ang buhay na sulat. Na para pang sinasabi dito ni Apostle Paul, ang inyong buhay, kung may mga tao na tumitingin sa inyo, kung may mga tao na hindi nagbabasa ng Biblia, pero dahil kayo ay sinasabi nyo, kayo ay anak ng Diyos, sinasabi ninyo na nasa inyo ang kaluwalhatian ng Diyos, pag tiningnan kayo ng mga tao, nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kahit hindi sila nagbabasa ng Biblia, pero kayo ang maliwanag na sulat ng Diyos. Kaya sinasabi niya, pinapaalalahanan niya yung mga taga-Korinto, sabi niya, siguraduhin ninyo na maayos ang inyong pamumuhay para maliwanag na mabasa ang aral ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Ibig sabihin, katulad natin na tayo'y mga anak ng Diyos at ang salita ng Diyos ang pinamumuhay natin, kung may mga tao na naghahanap ng patotoo na talaga bang nagbabago ng buhay ang Diyos at nakita tayo na talagang binabago ng Panginoon ang ating buhay, nauunawaan nila totoo ang salita ng Diyos. Pero kapag ka ang salita ng Diyos, sinasabi natin, ako ay sa Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa akin, pero ako'y namumuhay sa kasamaan. Ang mga tao nakatingin sa atin, they are confused. Akala ko ba ang sa Diyos ay kabanalan? Pero bakit ikaw ay hindi ka lumalakad sa kabanalan? Kaya sinasabi dito ni Apostle Paul, bilang mga mananampalataya, kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo. So, ibig sabihin, as we live this life, nataglay ang kaluwalhatian ng Panginoon, dapat i-display natin, dapat nagre-reflect ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, sa ating pananalita, sa ating mga gawa, na may patotoo sila na talaga palang kapag ka ang isang tao ay sumunod sa Panginoon, talaga palang nababago ng Panginoon. At kayo po yun, tayo, we are the reflection of God's glory. Amen? Na pag tiningnan tayo, ay totoo talaga, ang Diyos ay buhay. Kasi yung tao na yun na napakasama dati, pero ngayon, hallelujah, praise the Lord na. Hindi po ba naluluwalhati ang Panginoon? Di ba? Yung isang ama ng tahanan noon na pasaway ng kanyang asawang babae, wala na lang ginawa, kundi panalangin ng panalangin para sa kanyang asawa na magbago. Tapos later on, nakikita niya na yung kanyang asawa na naglilingkod na rin sa Panginoon. So talagang may ginagawa ang Panginoon. Amen po ba? So ganyan po, kapag ka ang ating buhay, inire-reflect natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, dapat lang. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, nasa atin ang kanyang kaluwalhatian. So if you have the glory of God, reflect God's glory in your life. And lastly, pangatlo po, radiate God's glory in you. Kung taglay mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyong buhay, hayaan mo na ang buhay mo ay
i-radiate. Pag sinabi, yung reflect kasi, nakikita. Pero yung radiate, makarating sa malayo. Di ba, para bang radiation, laser, para bang yung ningning, yung liwanag, wag lang sa'yo manatili. Paabot mo sa iba yung pagpapala na mayroon ka dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. Na ibig sabihin yan, be a blessing to others. Yung kaluwalhati ang taglay mo, wag mong sarilinin, iparanas mo din sa iba ang kaluwalhatian na yan. So radiate God's glory in you. Sabi po ng atin pong verse sa Isaiah chapter 60 verse 2, sabi, see, darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you and His glory appears over you. So kung ang mundong ito ay punong-puno ng kadiliman, ng kasamaan, ano ang kailangan nito? Kailangan ito ng liwanag, pero hindi lang basta liwanag. This world needs knowledge of the glory of God. Hindi lang basta liwanag ang kailangan ng mundong ito. Ang kailangan ng mundong ito ay mga tao ng Diyos na nagdadala ng kaliwanagan at kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po ng Habakkuk chapter 2 verse 14, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Kung paanong nalalaganapan ng tubig ang sangkalupaan, palalaganapin din ng Diyos ang mundo ng kanyang kaliningan, ng kanyang kaluwalhatian. So, bagamat ang mundong ito ay madilim, nangangailangan ito ng kaluwalhatian. Sino ang magdadala ng kaluwalhatian na yun? Na kanino ang kaluwalhatian na yan? Nakita natin yung mga alagad nung sila, yung unang mga mana ng palataya. Bagamat ilan sila, pero inutusan sila ng Panginoon, go into all the world and preach the good news. Iilan sila, pero sila'y puspos ng Espiritu ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa kanila. Pero hindi nakakapagtaka, they were able to turn their world upside down. Bakit? Mga ordinaryo mga tao, pero puspos ng kaluwalhatian ng Diyos dahil sa Espiritu ng Diyos. They were able to radiate the glory of God from different regions, different nations. At ano ang nangyari? Maging sa atin po, nakarating ang salita ng Diyos. Why? Because itong mga taong ito, they radiated the glory of God that they received. Dinala nila ang salita ng Diyos. Ipinahayag nila ang salita ng Diyos. Nagministeryo sila. Ipinaglingkod nila ang kanilang mga buhay. Bakit? Sapagkat yun ang purpose ng Panginoon. Niliwanagan kanya para liwanagan ng iba. Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 6. Tatawlo na po tayo. For God who said, let light shine out of darkness, made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Ang kailangan ng mundo ay kaalaman patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. At sino ang magra-radiate niyan? Sino ang magdadala niyan? Tayo na taglay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang mundong ito, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang isipan ng mga tao upang hindi sila manampalataya, hindi nila makita ang kaningningan ng mabuting balita. So ano ang kailangan natin gawin? Tayo na daladala natin ang liwanag, daladala natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. We need to radiate God's glory. And to radiate God's glory is to live differently in this world. Kung gusto mo na i-radiate ang kaluwalhatian ng Panginoon, maging handa ka na mabuhay na kakaiba sa mundong ito. Hindi mo mararadiate ang kaluwalhatian ng Diyos kapag kapareho ka ng sanglibutan. Andyan po ba kayo? Ang daladala natin ay kaluwalhatian ng Diyos at ito ang kailangan ng sanglibutan. Kaya i-radiate natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. At para ma-radiate natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, kailangan nating mamuhay na ihiwalay sa mundong ito. Huwag kayong magpapadala sa
sa mga uso ng sanglibutang ito, nakikita natin ang ginagawa ng sanglibutan, talagang pinasusunod ang mga tao sa kanyang sariling gusto. Palasak na palasak na ang mga tao, lahat na halos ay nagpapatato. So kung ikaw taglay mo ang salita ng Diyos, taglay mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo, naluluwalhati ba ang Diyos sa buhay mo kung meron kang mga tato na pinapangalandakan? So anumang gagawin ninyo, tiyakin ninyo na ang kaluwalhatian ng Panginoon ang nahahayag. Well, yung iba kaya nagpapatato dahil hindi alam yung katotohanan. Pero kung alam mo na hindi kalooban ng Panginoon yan, kasi parang piercing din yan. At kung yan ay dahil uso lang kaya ka gumagaya, hindi yan, hindi nagbibigay ng kaluwalhatian niya sa Panginoon. Meron pa tayong pwedeng magawa sa ating buhay maliban sa mga bagay na yan. Kapag tayo ay nagdadamit, kayo bilang mga babae, lagi na lang, pasensya na kayo dahil yun po ang kalagayan talaga. Ginagamit ng Diyos ng sanglibutang ito, mga babae, para akitin naman ang mga lalaki ng mundong ito. Kaya instead na ang tao ay mabuhay ng holy, ang mga babae pinamumuhay ng sexy. Kahit mga mananampalataya, ang kaisipan, gusto maging sexy. Pero ano sabi ng Biblia? Be holy, hindi be sexy. Kaya kung ikaw ay mananampalataya at ang goal mo, ang mga tao, mga lalaki, ay hangaan ka, tingnan ka at magbihis ka ng sexy, nagbibigay ba yan ng kaluwalhatian sa Panginoon? Hindi. So, to radiate God's glory is to live differently. Maging handa ka. Talagang kung ikaw ay taglay mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo, maging handa kang mabuhay para sa Panginoon. Kasi yan talaga ang dapat nating buhay. Amen po ba? And to live, to radiate God's glory is to do all things for God's glory. Ano mang ginagawa natin, kaya nga sabi ko po sa inyo mga kapatid, maliit man yung ginagawa mo o yung trabaho mo, ordinaryo lang, ano man ang kalagayan mo, naluluwalhati ang Panginoon dyan. Kasi minsan ang daya ng mundo sa atin ay gusto natin spectacular, gusto natin sensational, gusto natin malaki agad. Hindi. Kaya ang sabi ng Biblia, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Ibig sabihin, anumang estado ka, kung ikaw man ay estudyante, ikaw man ay manggagawa, o anumang uri ng buhay na kalagayan mo sa buhay, pwede mo maluwalhati ang Panginoon sa ginagawa mo, kung tapat ka sa mga ginagawa mo. Gaano man yan kalaki o gaano man yan kaliit, pero ginagawa mo yan para sa Panginoon. God is being honored. At kapag ganun na ginagawa natin, we are radiating the glory of God in us. Kung ikaw ay estudyante, Kristiyano ka, alam mo na masama ang mangopya, alam mo masama ang hindi maging mabuting estudyante. So ano gagawin mo? Para i-radiate ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay mo, magsisikap ka. Kung yung iba pumapasa dahil sa pandaraya, ikaw, kahit na nasa mababa kang kalagayan, pero matuwid kang mamuhay. That's it. God is being honored sa buhay mo. Amen po ba? Pero ito, ang mundong ito nakikita natin, lahat ay gusto maging number one kahit mandaya. Lahat ay gustong maging top kahit makatapak ng kanyang kapwa. That is not God's way. Ang kalooban po ng Panginoon is for us to radiate His glory in us. Mga kapatid sa Panginoon, nagagalak po ba kayo na ang kaluwalhatian ng Diyos ay binigay niya sa bawat isa sa atin? Opo. Kaya huwag niyo pong meminosin ang inyong sarili na sasabihin niyo, ako ay ganito lang, ordinaryo lang. Hindi po. God is with you. Ang Diyos ay nasa inyo. At kung ang Diyos ay nasa inyo, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa iyo, nire-represent mo ang Diyos. Maaring sa tingin ng tao, limitado ka o mababa ang antas ng tingin ng tao sa iyo. Pero hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, sino ka sa Panginoon? Maging tapat ka sa Panginoon. Ang mahalaga kasi ay yung sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, my good and faithful servant. Amen? Yung approval ng Diyos ang mahalaga sa atin, hindi yung approval ng mundo. Kaya kung taglay natin ang kaluwalhatian ng Panginoon bilang church, let's radiate the glory of God in us. Sapagkat ang Diyos ay naluluwalhati kapag ang kaluwalhatian niya ay ating napalalaghanan. Amen? So ano po yung binigyan natin ng pansin? Tatlong bagay. If God's glory is in you, ano po ang dapat natin gawin? Rise up in God's glory.
mabuhay ka. Ikaw ay Diyos na tagla, ikaw ay taglay mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Sumabuhay ka na isang lingkod ng Diyos na may kaluwalhatian. Hindi ka na dapat sa kasamaan. Reflect God's glory in your life. Pag tiningnan ng buhay mo, ang nakikita, yung gawa na ayon sa kabanalan at kabutihan ng Diyos. And lastly, radiate God's glory. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para sa mga nasa kadiliman. Yung hindi pa nakikilala ang salita ng Panginoon, ikaw ang gagamitin ng Panginoon. I-radiate mo ang kaluwalhatian ng Panginoon sa mga tao na gusto ng Panginoon na makakilala. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para sa mga nasa kadiliman para madala sila sa kaliwanagan ng Panginoon, sa maluwalhating kaliwanagan ng Panginoon. Amen? Huwag mong sarilinin yung kaluwalhatian na yan dahil hindi sinarili ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. Binigay niya yung kanyang kaluwalhatian sa atin para magliwanag din tayo para sa iba. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, Church. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord God. Sige po, pasasalamat sa Panginoon. Sige po, yung pasasalamat dahil pinagkatiwalaan niya tayo ng kanyang kaluwalhatian. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. We don't deserve this, Lord God, but because of your grace, because of your mercy, Panginoon. Sino nga ba kami mga tao, sinabi mo sa Psalms 8:4? Sino ba kami mga tao? Sino ba kami para sukat mong alalahanin? Kami na mga makasalanan, kami na tumalikod sa iyo. Sino ba kami sa iyo? Pero salamat, sapagkat si David, sinabi ni David, I praise you because I am fearfully and wonderfully made and that my soul knew fully well. Pinupuri kita, O Diyos, sapagkat ako ay iyong nilikha. Kahanga-hanga ang iyong pagkalikha sa amin na kahit na kami ay marumi, kahit na kami ay lumayo sa iyo, O Diyos, ang iyong pagmamahal, hinanap mo pa rin kami, Panginoon. At pag nung maranasan namin ang iyong pagmamahal, ibinigay mo ang iyong kaluwalhatian sa amin. Lord God, napakadakila mo sa iyong iglesia. Napakabuti mo, Panginoon, na ibahagi mo ang iyong kaluwalhatian sa amin. Pinagtiwalaan mo kami ng iyong kaluwalhatian, Panginoon, sapagkat alam mo, O Diyos, dahil sa iyong Espiritu na nagahari sa amin, kaya naming tumayo, umahon sa aming dating kalagayan and to rise up in your glory that you have called us, O God. Dahil ang aming mga buhay ay buhay na inihanda mo sa iyong kaluwalhatian. Hindi mo kami inihanda sa kapahamakan at kadustaan, O Diyos. Kundi tinawag mo kami, Panginoon, upang maghari, Panginoon, to rule and reign, O God. Ito po ang pagkatawag mo sa amin bilang iyong mga anak. Kaya Lord, salamat sa iyong destiny sa buhay ng bawat isa sa amin. Na ang aming buhay, Panginoon, sa iyong paningin, O Diyos, ay buhay na mapagpala. Na kapag tinitingnan kami ng mundong ito, Panginoon, pag tinignan ang aming katayuan, ang aming estado, maaaring sa paningin ng mundo, Panginoon, marami kaming limitasyon, marami kaming kahinaan. Pero salamat, hindi ang approval ng mundong ito ang aming kailangan. Lord, salamat na Ikaw, Panginoon, tinawag mo kami sa kabila ng aming mga pagsalangsang. Tinawag mo kami at ibinigay mo ang iyong kaluwalhatian sa amin. Kami na lumapit sa iyo. Kami na nagtiwala sa iyong lubos, Panginoon. And you have given us your glory. Thank you, O God, for your glory in us. Thank you for your glory, O God, that you have given us. We pray, O God, that we reflect that glory in us, Lord. Yung kaluwalhatian na taglay namin, patagpuan mo na kami nga ay katulad ng isang buhay na sulat na kapag tinitingnan ng mga hindi pa nararanasan ng iyong kaluwalhatian, makita nila na ikaw nga ang Diyos na buhay na kaya mong baguhin ang buhay ng sino mang nagnanais sumunod sa iyo. Gamitin mo din ang bawat isa sa amin to radiate your glory, O God. Ang makita sa amin ay ang buhay na maluwalhati. Buhay ng kabanalan, O Diyos. Huwag kaming umayon sa takbo ng mundong ito sapagkat hindi mo kami tinawag para umayon sa takbo ng mundong ito. Sinabi mo sa iyong salita, friendship with the world is enmity with God.
Lord, tinawag mo kami upang ang kaluwalhatian mo ay taglayin namin at ihayag namin ang iyong dakilang pangalan sa madilim na mundong ito, Diyos. Kaya gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na mabuhay ng kakaiba sa mundong ito. Mabuhay kami nang nakikita sa amin ay ang iyong kaluwalhatian. Marami pong salamat, O Diyos. Salamat sa faithfulness mo sa iglesyang ito, God. Marami kaming iba't ibang mga pinagdaanan. Pero dahil sa kabutihan mo, ikaw ang nagpasimula ng gawaing ito. Ikaw din ang nagpapasakdal, ikaw ang naglulubos, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Sa aming mga sarili, wala kami magagawa. At patuloy namin inaangkin, O God, because you are our God that is with us. And your glory is with us. We know, Lord God, dadalhin mo pa po ang gawain ito, Panginoon, sa mas malaki pa na gawain, Panginoon, na pinagkakatiwala mo sa amin, sapagkat ikaw ang may-ari ng gawain ito. At mangyayari ito for your glory, O God. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat departamento, mga kabataan, maliliit na bata, mga magulang. Panginoon, gamitin mo kami na taglay-taglay ang iyong kaluwalhatian. Na saan man kami naroroon, ang nakikita, Panginoon, ay ang kaluwalhatian mo sa aming mga buhay upang ang mga tao ay lumapit sa iyo. Salamat po sa iyo, Diyos. Salamat, Ama, sa araw na ito nung pagdiriwang namin, Lord God, ng iyong katapatan at ng iyong kabutihan. Salamat na naranasan namin ang iyong kaluwalhatian. Let your glory, Lord God, so shine upon us. Kaya mo na ang kaluwalhatian ito ay magliwanag sa amin. Dahil kapag ka nagliliwanag ang iyong kaluwalhatian sa amin, ikaw ang nakikita. Dahil wala kaming sariling liwanag sa aming mga sarili. Kaya itatanghal ka namin, O God. We will let your glory shine, Lord God, upon us bilang iyong iglesia para sa iyong kaluwalhatian. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory and we give you praise and honor. Thank you, God. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoon.